Hi, Farsine. Aris Leon Sagittarius. This is your gem in year tarot readers. Farsine, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or ma-encounter mo. Just a reminder, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading, so kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapu-pull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. For sign Aries, Leo, and Sagittarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments sa messages nyo sa ating videos. For sign Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. For sign. You have the Nine of Wands, a far sign. The Hanged Man. And Six of Swords, an air sign. Far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Maaring ikaw ay connected sa kapwa mo, far sign. Aries, Leo, Sagittarius, and an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. I'm getting here an energy of your situation, far sign, na parang you are stuck sa buhay mo na ang daming balakid, ang daming hadlang. Yung tipong wala kang magawa sa sitwasyon mo ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan mo. The Hanged Man is stagnant. Stuck sa sitwasyon, wala kang magawa para mabago ito. Kumbaga, kahit gusto mong may pagbabagong mangyari sa buhay mo, it feels like yung mga hamahad lang sa'yo, yung dahilan kung bakit walang nangyayaring pagbabago. Kung nafe-feel mo yung energy ng Nine of Wands for sign, di ba parang bagot na sa sitwasyon, na bakit ganito na lang lagi, paulit-ulit na lang, wala na bang bago? Parang wala ng excitement para sa'yo. Para sa ibang for sign, nararamdaman ko yung pagkabato mo, pagkabagot sa sitwasyon. Diba? The Hanged Man energy, yung tipong lagi na lang ganun yung nagiging routine mo sa buhay. And you want something na mag-i-ignite ng iyong passion. You want something na, alam mo yung magbibigay ng excitement sa buhay mo, sigla sa iyong sitwasyon. Pero sa ngayon, parang you are feeling stuck. Parang feeling mo nakakulong ka sa sitwasyon mo ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan mo. For sign, Aries, Leo, and Sagittarius. In the near future, you have Six of Swords moving away. Let us clarify that. I'm really getting here, for sign, you want some improvement in your life. Gusto mo ng pagbabago. Let us see the Hanged Man in your energy. Give me the Hanged Man. For sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Queen of Wands, a far sign. Diba? You want to be excited. Gusto mong magbalik yung dating sigla at saya ng buhay mo, yung tipong Queen of Wands, nagagawa mo yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng so much happiness in your life. Queen of Wands, yung tipong wala kang kinakatakutan, wala kang inaayawan. Yung courage at confidence mo sa sarili mo, pag may ginusto ka, gagawin mo agad-agad. Walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iyong sitwasyon, pero parang nagbago ang lahat. Hindi ka na kagaya ng dati na pag nagdesisyon ka, nagagawa mo agad. Ngayon, pag may gusto kang gawin, parang ang dami mo kailangang i-consider. Diba? Fire sign ang nafe-feel ko sa energy mo as being a far sign energy. You want some passion eh. Yung thrill, yung excitement sa buhay. Gusto mong maibalik yung dati. Yung dati mong sigla. Yung dati mong passion, yung desire. Yung fiery energy. Diba? Yung naglalagablab na feeling na hindi mo makontain sa sarili mo. But with the Nine of Wands, I'm really getting here
ang dami mo nang kinukonsider sa buhay mo. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, for sign. Sa career mo man yan, feeling stuck ka ba sa iyong trabaho? Parang feeling mo wala na bang improvement? You want something more? You want some motivation? You want to be interested sa work? Sa business, ganun din ba? Wala na bang pagbabago? Wala na bang improvement? Or kahit sa relationship? May nababagot na. Let us see the 9 of Wands in your energy. Give me the 9 of Wands for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ace of Swords and Air Sign. You will receive a message. Possible na this is a message because Ace of Swords is an information. Maaaring meron kang matanggap na message, information about something na kung saan maaaring manumbalik yung dati mong sigla, dati mong saya, or yung motivation mo na magkaroon ng improvement sa buhay. Six of Swords. You have Six of Swords in your energy. Tingin ko, this information, kung ano man itong marireceive mo, this is a good news. And I'm really getting here na yung Ace of Swords na ito is a new opportunity para sa'yo. Sa dinami-dami ng mga hadlang sa sitwasyon mo ngayon at bumabalakid sa buhay mo at feeling mo batong-bato ka na sa sitwasyon mo ngayon and you want something new, this is something new in your life. Eight of Swords. Maaaring meron kang ma-receive na something special this year. Let us see the Six of Swords in your energy. Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Give me the Six of Swords in your energy. Four of Swords and Air Sign. Ikaw ay connected with an Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. But the Four of Swords, it feels like in the near future, malapit mo na rin ma-realize kung ano talaga yung nais mo para sa sarili mo. Kung ano ba yung magbibigay ng passion, ng confidence ulit sa'yo. Diba? Because Four of Swords is contemplating. Diba? Trying to recognize ano ba yung kailangan mong gawin. Diba? You are trying to recognize kung ano yung kailangan mong gawin sa buhay mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, para manumbalik yung dati mong sigla at saya sa buhay. At kung sakali man na ang pag-move on, because Six of Swords, pag-alis sa sitwasyon mo ngayon, maaaring isa ito sa magiging paraan or kasagutan sa mga plano mo sa buhay. Kaya, it's up to you, Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. You are trying to contemplate and consider kung ano ba yung magpapabago sa sitwasyon mo ngayon na parang you are feeling stuck. Diba? Meaning to say, if you are feeling stuck in your situation, you have to take action. Make a move. Diba? Be confident. If you want to improve your situation, huwag kang matakot na gawin kung ano yung tingin mong dinidesire ng puso mo. Let us get more energies for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Fire Sign, you have here imprisonment. Diba? Feeling stuck sa sitwasyon, feeling nakakulong, wala na yung desire, wala na yung passion, wala na yung confidence sa sarili, walang improvement sa sitwasyon mo. Kaya nga para kang nababato or naiinip na sa kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Daming hadlang sa gabal sa iyong buhay. You have a message of concern. You will receive a message. Kaya nang sabi ko kanina,
Maaring meron kang ma-receive na message para ma-identify mo sa sarili mo ano ba talaga yung nais mo. Concern again. Kailangan mong pagtuunan ng pansin kung ano man yung marireceive mo. Huwag mong ipagsawalang bahala. And you have your community, for sign, your family, your friends. Andyan sila para gabayan ka, suportahan ka sa mga desisyon mo sa buhay. Let us get more clarification for four sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Four sign you have here, the devil. This is a strong Capricorn energy. Maaaring ikaw ay involved with a Capricorn, pero isa ito sa bumabalakid or sa gabal sa buhay mo ngayon, sa sitwasyon mo. You are holding back. Maaaring may takot ka to take action, to do something, kasi baka may consequence. Ayaw mong magpadalos-dalos ng desisyon kasi ayaw mong magkamali sa bandang huli. Maaaring sa iba, far sign, ikaw mismo yung kumukulong sa sarili mo para gawin mo yung nais mo. Maaaring kaya ka stuck sa sitwasyon mo kasi wala kang ginagawang pagbabago sa buhay. Feeling stuck, Eight of Swords and Air sign. Diba? Maaaring hindi mo pa ma-identify sa ngayon kung ano ba talaga ang nais mo. Gulong-gulo sa sitwasyon, Eight of Swords. You have to take your time. Huwag mong madalain ang lahat. Gawin mo kung ano yung tama para wala kang pagsisiyan sa bandang huli, for sign. The Tower energy, sudden change, bigla ang pagbabago sa iyong buhay. Maaring kung ano man yung pagbabago mangyayari sa iyong sitwasyon, may purpose yun sa iyo. And the Knight of Swords and Air sign, possible na may paparating na energy sa buhay mo. I'm also getting here na do something, di ba? Take action. If you want to change the situation, you have to make it happen. Far sign. Let us get some oracle message for you. Far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, for sign you have here, taking care of myself is a radical act of love, di ba? Maari, ang energy mo for sign, mas inuuna mo yung ibang tao bago ang sarili mo. But you also have to take care of yourself. Di ba? Huwag mong pabayaan yung sarili mo. My happiness is a direct reflection of how quickly I can shift my perceptions from fear to love. Meaning to say, find your happiness. Para maalis na yung takot at mapalitan ng pagmamahal. All that I need is coming to me in ways I could never have imagined. Diba? Gaya nga nasabi ko, the Tower energy. May purpose yun sa buhay mo. May dahilan kung bakit may pinagdadaanan ka sa iyong sitwasyon. Maaaring mayroon kang kailangang matutunan. Or mapulot na aral or ma-realize. Diba? Every cell in my body is conscious and communicates with each other positive thought I have. Always think positive in every situation. When I move my body, I feel empowered, cleansed, and strong. Meaning to say, take action, do something, di ba? Huwag mong hayaan na forever ka na lang stuck or stagnant sa sitwasyon mo.
If you want to change the situation, you have to do something. Today, I consciously choose to think loving thoughts, take compassionate actions, and bring forth peaceful energy. Always think positive for you to attract so much positive energy in your life. Let the Sea Angel Guide give me some message advice for fourth sign Aries, Leo, and Sagittarius. First sign you have here, peaceful resolution. Para maka-move on, para magkaroon ng improvement yung buhay mo, peaceful resolution. Kung meron ka mang mga past situation na nagkaroon ng problema, di ba? Your situation will improve. Just trust, first sign, tiwala lang, take action. Do something. Abundance in your life, claim it. Prosperity, choose a new direction. And listen to your intuition, listen to your gut feeling. So kung ano man yung pinagdadaanan mo sa sitwasyon mo ngayon, for sign, Aries, Leo, and Sagittarius, always remember na may purpose yan. Just trust, di ba? Listen to your intuition, listen to your gut feeling. And if you want to improve your situation, kailangan mo nang kalimutan ang mga pinagdaanan mo sa nakaraan, yung mga hirap na dinanas mo. And choose a new direction. Do something, take action for you to embrace abundance in your life. So thank you for sign Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you for sign.